na tao. Anyway, we played this game. Kami-kami na na-sneer. Nag-debate kami. Okay. Ayan. Ang dami naming dinibate, kahit yung mga walang kwenta. Mag-debate tayo. Sneer versus tayo dalawa. Sige. Magaling yan makapag-debate. O, oh, sige. Yung pangalan na kayo pag-debate nito. Anong topic? Topic. Ate Panin. Sorry po. Topic. Mahal mo o mahal ka? Okay. Ano ka, Makadod? Mahal mo o mahal ka? Go. Mauna ka na. Bato, bato, pick. Oh, wow, what a trick. Bato, bato, pick. Ah! Mauna ka na. Mauna tayo. Mahal ko. Pwede. Ayan. I'll go. O, ba't mahal mo? Well, kasi, first of all, if mahal ka lang, tapos hindi mo kayang i-reciprocate yung love na binibigay sa'yo, wouldn't it hurt the other person? So, dun tayo sa mahal ko. Kasi ang pagmamahal naman, if you love someone, wala kang ina-expect na kapalit. Basta alam mo lang mahal mo sila. Diba? That's it. Iting kasi, like, love is like a thunderbolt, a lightning. Ay, charot. Ano nga yung, ano sa'yo, yung script mo sa His Into Her? Feeling ko mahal ka because, mahal ka simply because marunong kang, ay, not everything, hindi lahat ng mahal mo, mamahalin ka. So, yeah. That's like, hindi naman sinabi, di ba, na porket mahal ka, hindi mo na agad mahal. Parang may chance na mamahalin mo yung isang tao despite the race, ethnicity, and differences. Ang mahirap doon, kapag mahal ka lang, sasabi mong may chance na mahalin mo din, di ba napilitan yung love? Di ba love hindi pinipilit yan? Di ba love along the way, you won't expect it, and it's just there? I mean, mahal ka in a way na parang, you know, mas better if, example, let's put it in a situation na there's someone silently rooting for you, for your success. Parang ganun, parang they care for you, even if hindi mo alam. Parang ganun, gets mo. Iba yung ano namin ng love. Ang ano, ako relationship-wise yung love ko sa... Anong okay? But... Ate, depends. Mamaday ko na masasabi niya. Ano sabi niya? Mahal mo, mahal ka. Mahal mo, mahal ka. Mahal mo, mahal ka. Mahal mo, siyempre. Bakit kaya subukan mo naman? Kayo po. Oh my God! Oh, gosh! Bakit kaya subukan mo naman? Mahal mo, mahal. So, bakit mahal mo? Ikaw ba? Mahal mo ba ikaw? Oh, mahal mo. Diba, team mahal mo tayo? Yes! Oo. Kaya po, mama. For me, mahal mo, mahal ka. Mahal ako. Oh, bakit? God. Ayan, is near, may kakampi ka. Bakit mahal ka? May iba lang. May iba lang. Kasi laging ikaw yung nagmamahal. May iba lang daw. This time na. Hindi, mahal ka because not everyone has the capability to love. Sabi niya. You know, not everyone has the capability to love you back. Not everyone is ganun kaswerte para mamahalin ka. Paano yung mga taong walang nagmamahal sa kanila? Paano yung mga taong sumusuko na sa buhay, di ba? They need the love in order to survive in this life. They need parang love from their family. First of all, in my defense, no one can love you if you don't love yourself. Yeah. So, I think... Yeah. Love yourself. Oh, no one can love you if you don't love yourself. And mahal mo, mahalin mo ang sarili mo bago ka. Mahal ka ng sarili mo. So bakit mas pipiliin mo yung mahal ka? Mahal ka lang. Pero, mahal ka kasi dapat lang kung ibenta mo yung sarili mo, dapat mahal ka. Diba? Ay, mali pala yun. Wrong defense pala yun. Wrong defense? Sabi niya, paano mo mamahal yung sarili mo kung di kanya? Ate Kaya, hindi ko narinig si Sneer. Ano sabi mo? Ano?
ka? Kasi kung ibibenta mo lang yung sarili mo, tapos cheap ka, hindi pwedeng ganun. Dapat mahal ka. Lubos-lubos mo na. Mahal ka. Mahal ka. Wala, it's near. Aminin mo ng talo ka. Ay, oh. Hindi. Either way, love is a two-way process. Maragulor. In the end, love is a two-way process. It needs to be love. You need to be love. And you need to love. Do you believe love is a two-way process? No, I believe love is colorblind. Kaya, manood na kayo. This December 10, love is colorblind. May return? Di ba pag mahal mo, give ka lang ng give. Pag totoong mahal mo yung tao, kahit wala kang... Walang kapalit. Walang nare-return. Ay, hindi. Mali yun. Ah! Iba talaga si Mama Trent. Ibang pink ka ma. Oh, go, go, go. Let's put it in a practical situation. Kung give ka lang ng give, oh, ikaw nga parang reply ka ng reply tapos hindi ka re-replyan, magdadabog ka. Diba? Uy, kalma. Bakit ayaw mo ng kapalit so ayaw mo ng kapalit na reply? Parang ganoon. Kalma tayo. Hindi ba pag mahal mo, kaya nga sinasabi, diba, kapag mahal mo, willing kang palaya, willing kang masaktan for that person. If mahal mo, parang you're not expecting anything from them. Tama din siya. Appreciate simply their presence and being part of your life. And you're not expecting anything in return. I think that's it. Depends on the situation then. Pero sometimes if you love too much, you need... Parang ano, parang you should know your worth, that they should love you back. Know your worth, girl. Do not settle for less. Ikaw lang yung puro bigay, puro bigay. Okay? This is the message to all the youth out there, to the universe rather. That, charot lang. Why? Can't you love someone while knowing your worth? No, Belle, when you love someone, you open up your heart. When you love someone, know your worth daw. Kasi di ba, wala kang ina-expect na kapalit. Eh bakit? Kung hindi ka pa pwedeng magmahal na alam mo yung worth mo? Kapag mahal mo, yun na yun. Kapag mahal mo, mahal mo. Isn't it too unfair for yourself that you keep on chasing a person na parang hindi ka man mamahalin pabalik? Parang gano'n. Kasi diba, example, if that person is not for you, if it's too red flag, ah, wala, mahal ko siya, mahal ko siya. Parang, puro ganon. Are you not suffocating yourself? Do not isolate yourself in one person. Suffocating yourself now. Sinusuffocate ko sarili ko? Huh? Oo. Paano? In what way? In what way am I suffocating myself? Ah, Belle, itigilan natin itong friendship natin, Belle. Ay, joke lang. Reach that point of loving someone. Hello? I feel like the point wherein you're still expecting something in return, that's still the infatuation stage of love. But I feel like once you just give and not expect anything in return, that's when you know you love someone na, diba? That's pure love. That's pure love. You just want the best for them and you want them to be happy. You're not yon, pure love. No. Sana yung sisig dito sa table 9. Excuse me, kanina pa kami dito eh. Huh? Shut mo na, Belle. Emi lang. You can still love. You can still love without expecting anything in return while knowing your worth. Hindi kasi, if you're happy, and you know it. Ikaw, Mama Jake, ano masasabi mo? I agree. Di ba ganun din yung mga mothers, di ba? Oo, you mothers. Give all everything. Yeah. And sometimes... It depends on the aspect, what aspect of love we're talking about. It's on a romantic way or a pure love. Na ano. Never reach that point or that extent wherein you look stupid na just by giving. If it's hurting you, then leave. But if it's not hurting you, hindi ka nasasaktan and masaya ka. Masaya ka. Masaya ka na napapasaya mo yung taong mahal mo. That's love. Oh. Mahalaga, masaya ka. Yeah. But, okay, let's put it in a situation wherein an abandoned child. Uy, thank you sa'yo, Mashita. That is love. Binigay niya sa'yo yung pagmamahal. Oo nga, tama. Okay na, Belle. Ikaw na yung panalo, Belle. Ang akin lang, pwede ka magmahal. Ate, yung sisig niyo dito, ate. Pwede ka magmahal anything in return as long as giving makes you happy. Yeah. So,
long as giving makes you happy too. As long as si